Ang totoong pagkatao ni Jack the Ripper. Pagdating sa misteryosong pangyayari sa criminal world at ang tanong na kung sino ang gumawa nito, wala nang mas magiging misteryoso pa sa kung sino nga ba si Jack the Ripper. Maaari ay marami ka nang nakikitang mga pelikula na siya ang subject, nagbabasa ng My Red Books na siya ang topic, o kaya makinig sa online detectives na akala nila ay nasolve na nila ang misteryo, ngunit harapin na natin na ito ay nananatiling isang guessing game. Nagkaroon ng mga walang katotohanan na ekspekulasyon at masidhing pag-iimbestiga, ngunit ang lalaking binabalatan ang mga babae sa mga kalsada ng London ay hindi nagkaroon ng Scooby-Doo-esque na katapusan. Ngunit maririnig din natin na mayroong mga bagong mararahas na kabataan sa lugar at marahil ay napagtanto na nila ang misteryo na ito. Nagkaroon na ng mga Jack the Ripper shows at ito ay parang isang mahabang tula, ika nga, na mainit na tinanggap ng mga manonood. At maaaring hindi mo napanood ang mga ito. Kaya para sa mga hindi pamilyar sa isang bahagi ng kasaysayan na ito ng serial killer, hayaan nyo na bigyan ko kayo ng quick rundown ng kontrobersiya at krimen ni Mr. Ripper. Taong 1880s sa lungsod ng London, na isa sa sentro ng buong mundo noon, at para sa iba ay isa itong marumi, nabubulok at pook ng dukhang tao na maraming lagalag na gin addicts at foul mouth na mga patutot. Ang London ay nakakaranas ng paglobo ng populasyon dahil sa pagdagsa ng mga immigrants mula sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ngunit hindi ito ang inaasahan ng lahat na land of glory and hope. At ang ibang mga kalsada sa poorer east end ng lungsod ay malapit nang mapunta sa pagiging yellow brick road. Ang paglaki ng populasyon ay hindi na nagdulot ng sigalot sa mga bagong mamamayan at sa mga ipinanganak na sa lugar na iyon. Habang ang mga factory owners naman ay masaya dahil sa murang pasahod. Dito, ang kahirapan, pagsibol ng kaguluhan at mga krimen ay natural na lamang. At dito rin pinili ni Jack the Ripper gawin ang kanyang mga transaksyon. Maaaring tanungin mo, ano ang kanyang transaksyon? Ito lang naman ang pagdakip sa mga nagtatrabahong babae sa mga kalsada at walang awang pagkitil niya sa buhay ng mga ito. Binabalatan niya ang mga mukha nito ng matalas na blade gaya ng ginagawa ng mga mababangis na hayop. Ngunit minsan naman ay tinatanggal niya ang mga lamang loob nito na parabang gawa ng isang sanay at skillful na surgeon. At dahil dito, siya ay nakilala bilang The Ripper. Sinundan pa ito ng iba pang mga Rippers sa mga sumunod na taon. Ang Yorkshire Ripper up north sa Bradford at ang Ripper of Times Square, sila ay magkakaiba. Si Jack ay masasabi natin na may kaalaman sa human anatomy dahil sa kanyang tiyak na kasanayan sa surgical exploration at organ removal. Sinasabing mayroon siyang kinitil na 11 tao, ngunit ang pinatunayan lamang ng mga pulis na kanyang kinitil ay 5. Ang mga ito ay kinilala bilang ang canonical 5. Hindi natin ginagamit na katangian ang canons sa mga killers, ngunit si Jack ay espesyal. Ibinunyag ito ng British media sa pamamagitan ng paglathala ng parte-parteng impormasyon ukol sa boogeyman na ito na gumagala sa madidilim na kalsada sa gabi. Ang mga pulis ay nakipagpanayam na sa mahigit 1,000 Londoners, nagpakulong na rin ng iilang pinaghihinalaan,
Nag-hired ng detectives at nagpapatrol sa mga kalsada at alleyways buong magdamag, ngunit sila ay nililito ni Jack. Siya kaya ay isang surgeon o physician? O maaaring isang edukado na mataas sa lipunan na untouchable? Ang nagpalala pa sa sitwasyon ay nakatanggap ang mga pulis ng mga sulat na may makata at kaakit-akit na pananalita at gramatika na nagmula sa killer. Karamihan dito ay mga sulat na nanloloko lamang mula sa mga walang magawa na EastEnders na maliit at walang respeto sa mga pulis. Ngunit isang sulat na may pamagat na From Hell ang pinaniniwalaan ng mga pulis na totoo. Hindi nila nahuli ang killer at ang kaso ay nagpasalin-salin lamang sa loob ng ilang taon. Nagkaroon ng mga main suspects at wala ni isang ripperologist ang naniniwala sa posibilidad na si Jack ay isang aristocrat na si Prince Albert Victor Christian Edward, ang Duke of Clarence. Iyon ay panghihimok na kwento lamang at ito ang mga bagay na gustong-gusto ng mga mahihirap na Briton na marinig at maging totoo dahil magiging masama ang epekto nito sa pamumuno ng mga maharlika. Walang nakapag-isip na ang gumawa ng kwento na ito ay ang creator ng Alice in Wonderland na si Lewis Carroll sa kabila ng hayagang pagsasabuatan ng mga teorista. Ang tanong ng iba ay kung cover-up lamang ba ito? Dahil sa totoo lang, ang mga tao sa pinakaitaas ng ganitong unbroken na class system ay hindi pwedeng basta na lamang babalat ng mga babae at paggutay-gutayin ang mga ito. Kaya ang mga kwento ay maaaring palabas lamang ng mga ginoo na in charge sa kaso. Maaaring ang identity ni Jack ay tiyak na, ngunit hindi ito nakapasa sa pag-iinspeksyon. Wala ni isa sa kanila hanggang ngayon. Mayroong isang pangalan sa mahabang listahan sa likod ng The Reaper Mask, ngunit siya ay hindi gaanong pinag-uusapan hanggang ngayon. Ang kanyang pangalan ay Aaron Kuzminski. Trabaho, isang barbero. Yes, isipin mo na lang na para kang nagpapaahit sa isang polished na barbero na may malaking pagkahilig sa paghihiwa ng mga tao. Paano naman natin malalaman kung siya nga si Mr. Ripper? Well, base sa mga forensic na investigasyon na inilathala sa Journal of Forensic Sciences noong March 2019, ay nalaman nila ito dahil sa DNA na nakita sa shawl ng isa sa kanyang mga biktima. Maaaring narinig mo na ito dati, at totoo nga na sa Jack the Ripper show ay ipinakita na mayroon ngang isang theory ukol kay Kuzminski dahil sa kanyang DNA. Ngunit ang problema noon ay wala sa DNA evidence ang nasuportahan. Ito ay halos bumaba na lamang sa isang well-off businessman at Ripper researcher na si Russell Edwards. Ayon sa kanya, ang ebidensya ay hindi na-review ng iba o iilan pang mga scientist. Ito ay naisagawa ngayon lang. May nakapagsabi na mayroong dalawang researchers na tinatawag na Jari Louhelainen at David Miller ang nag-run ng genetic test sa semen at dugo na nakuha sa shawl ng pinatay na si Catherine Eddowes. Pagkatapos ay ikinumpara nila ang mitochondrial DNA nito sa kasalukuyang mga kamag-anak ni Ms. Eddowes maging sa kasalukuyang tao na kasama sa Kuzminski family. At base sa kanilang konklusyon, ang Ripper ay isa nga sa kanilang ancestors.
Sinabi pa nila na si Jack the Ripper ay maaaring mayroong bughaw na mata at brown na buhok. At ang mga detalyeng ito mismo ang inireport ng maraming mainstream news media. Sa wakas, natagpuan na natin si Mr. Ripper. Si Jack ay isang 23 years old na Polish na nagpunta sa London. Siya ay nag-ahit ng bigote, nagputol ng buhok at nag-anyo na parang isang bagong tao. Isinulat ng mga researchers na ang shawl na kanilang tinutukoy ang natatanging physical evidence na may uugnay sa mga nangyaring pagkitil. Ang DNA na natagpuan sa shawl na iyon ay malamang na maipapasa na from mother to mother at ang DNA na iyon ay maaaring matrace sa pamilya ng Polish man na kanilang tinutukoy. Ngayon ay mayroon na tayong kaunting detalye sa lalaking ito. Siya ay lumipat sa Whitechapel area sa London at doon ay nagtayo siya ng shop. Ngunit noong 1891, sinabing si Mr. Kosminski ay pinadala sa isa sa London's finest insane asylums. Siya ay isang tila on and off na sira ulo na umaakto na nagtatrabaho bilang barbero, inaalagaan siya ng kanyang pamilya at minsan naman ay pumapasok siya sa loob dahil mayroon daw na humihiyaw sa likod ng buwan. Sabi ay nagdudusa daw siya sa ganoong uri ng psychosis. At sinabi rin na ang ugali niyang iyon ang naging dahilan kung bakit siya pinadala sa workhouse. Ang meron tayo ngayon ay isang lalaki na in and out sa asylum habang nagaganap din ang mga pagkitil kaya masasabi natin na ang mukha niya ang best fit sa picture. Mayroon ding nakuhang ebidensya sa psychiatric reports na pinagbantaan niya ang isang madre gamit ang isang kutsilyo. Siyempre ay hindi siya mukhang isang skilled surgeon o isang magaling na tao upang hindi makapag-iwan ng ebidensya sa pangyayari. At sumulpot din ang mga naysayers. Ang mga kritikong ito ay nagdududa sa una pa lamang na ang punishment ay konektado sa mga pagkitil at ang pinakabagong konklusyon ay ipinahayag sa isang 2014 na artikulo. Inilathala naman iyon ng Forbes ng may pamagat na "Sa wakas, nakita na namin siya." At ang papel na iyon ay naglalaman ng tatlong parte na walang kwentang detalye. Paumanhin kung kayo ay nadismaya, ngunit ang Forbes ay nagbase lamang sa isang grupo ng archaeological geneticist na nagsabi na kahit na ang shawl ay naiwan pa ng biktima, gaya nga ng kanilang sabi dati, magiging mahirap pa rin ang analysis ng DNA nito. Bakit kaya? Ang shawl ay isa kasing bagay na nalipasan na ng maraming taon, na pagpasapasahan, nahawakan ng maraming kamay at iniwan sa iba't ibang lugar para makita ng tao. Kaya ito ay isa sa napakahirap na specimen para sa DNA analysis, sabi nga ng mga scientifico. Isa pang British geneticist ang nagsulat na, paano nakapasa sa pagsusuri ang bagay na ito? Ang primers ay hindi nakalista. Ang data ay hindi rin ipinakita. Naisagawa ba ito sa isang proper forensic DNA lab? Hindi dapat ilathala. At isa pang tao sa geneticist environment ang nagsabi na, hindi maaaring maipasa ng suspect ang kanyang mitochondrial DNA dahil siya ay lalaki. Minsan ay hindi na nagkakatugma ang mga salita na ginagamit ng mga geneticist na ito. Maaari ay ginagawa lamang nila ito para siraan mismo ang mga pahayagan na naglalathala ng mga artikulo na ito. Ang mga nonsense na pahayagan at mapalinlang na media
ay walang ibang ginawa kundi hadlangan ang scientific at historical na pagkamulat na umusbong ukol sa malagim na pagkitil sa limang babae. Sinabi ng ilang academics na hindi maaaring basta-basta na lamang sabihin na ito nga ay si Mr. Kosminski nang walang matibay na batayan kung ang dahilan lang ay maraming tao sa Poland o marahil sa England. Ayon sa isang professor, hindi na kahit kailan matutuklasan pa ang pagkakakilanlan ni Jack the Ripper. At sa komento ng iba, kung si Kosminski nga ang totoong gumawa nito, parang sa isang barbero ay napakatalino naman niya na bigla na lang mawawala tuwing kikitil ng buhay. At saan niya kaya nakuha ang surgical skills niya? Makakaasa kaya tayo sa mga resulta ng shawl lang ang gamit na ebidensya? Narinig niyo rin ba ang usap-usapan na maaaring si Jose Rizal ay ang Jack the Ripper? Ito daw ay binase dahil sa mga panahon na nangyari ang mga krimen sa Whitechapel District ay naroon si Rizal sa London at ito ay huminto nang siya ay umalis na. Batay ito sa esquiremag.ph na nailathala noong Hunyo 14 ng nakaraang taon. Maniniwala pa siguro tayo na si Rizal ay isang totoong babaero, ngunit ang isang serial killer? Paano mangyayari iyon? Ikaw ba, ano ang masasabi mo? Huwag kalilimutang mag-iwan ng komento sa comment section sa ibaba.